far as the rate is concerned, it's already approved. But the implementation will be announced after we have conferred with NEDA, and then we will refer this back to the board of LRTA. No? Inaprubahan na ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang petisyon ng Rail Regulatory Unit na magpatupad ng dagdag pasahe sa linya ng LRT 1 at LRT 2. Gayunman, hindi pa masisimulan ang implementasyon nito matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban muna ang paniningil ng dagdag pasahe. The instruction of the President is to reassess the date of implementation for us to be able to determine the impact on inflation. Since inflation rate has also gone up in the last 2 months, we'll have to review this, we'll discuss this with NEDA. Batay sa inaprubahang fare hike petition, tataas ng 2 pesos and 29 centavos ang boarding fee sa dalawang linya ng LRT at dagdag na 21 centavos sa kada kilometro ng biyahe. Nangangahulugan ito na magiging 13 pesos and 29 centavos na ang boarding fee sa LRT 1 at LRT 2 mula sa kasalukuyang 11 pesos, habang ang singil sa kada kilometro ng biyahe ay magiging piso at 21 sentimos mula sa kasalukuyang piso lamang. Hindi rin muna magkakaroon ng fare hike sa MRT 3 dahil ayon sa DOTR, mayroon pang kailangang ayusin sa proseso at requirements. Ayon naman sa ilang mga pasahero, hindi pa napapanahon ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa LRT. Sa tingin ko po, parang hindi po nararapat kasi sa panahon ngayon, lalo na sa mga estudyante na tulad ko, sobrang halaga ng pamasahe. Pag nag-hike pa, ano na lang yung pababawas din siya sa allowance ko. So, malaking burden talaga siya pag nangyari yun. Depende kung magiging magandang serbisyo, bakit naman hindi? Kasi sa ngayon, na-experience ko matagal ang mga bagon, lalo na kung nagmamadali ka. Kung tataasan nila yung pasahe, dapat mas magandang serbisyo din. Taong 2015 nang huling ipatupad ang fare hike sa LRT 2 at MRT 3. Habang makailang ulit na ring naghain ng petisyon ang Light Rail Manila Corporation para sana makapaningil ng dagdag pasahe. Ayon sa mga railway operator, malaking tulong sana ang fare increase upang mapag-ibayo pa ang pagseserbisyo sa mga pasahero. Gayon din ang pagsasaayo sa teknikal at iba pang mga pasilidad ng mga railway system. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.